Mga ka-BBM, tila naging matindi na nga ang lamat sa pagitan ng Department of Justice sa katauhan nitong si SOJ Remulla at Philippine National Police sa pamumuno ni General Benjamin Acorda Jr. Nagugat ang matinding isyo ng umalma itong si Remulla matapos salakayin ng PNP ang isang pugohab dyan po sa Las Piñas City. Sabi ni Remulla, dapat daw nagkaroon muna ng pakikipag-ugnayan ang mga pulis sa kanya o sa DOJ. At saka yung anti-cybercrime group ng PNP na bago kumilos ay mag-case build-up muna para pag tayo ay nag-raid at tayo ay manghuli, ang lahat ng ating huhulihin ay pihadong may ebidensya laban sa kanila. Isa sa mga sinabi ni Remulla na tila sinisisi niya ang PNP at pinaratangan pa niya ang mga ito na nagtatanim ng kaso, sabay nanindigan na hindi raw po pwede ang ginawa ng PNP sa DOJ. Eh ngayon hindi nila magawa ngayon yun eh. Hindi kami papayag dito eh. Kaya nagkakaroon ng problema sila. Manghuhuli ka na walang kaso. Ano, magtatanim ka ng kaso? Hindi pwede sa DOJ, hindi kami papayag. Sagot naman ng PNP, may probable cause na sila at may go signal na mula sa korte kaya sila gumawa ng naturang raid. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Tama ba na ilaglag at ipahiya ni Remulla ang PNP dahil sa nasagasaan siya sa ginawang pagsugod sa Pogo kung saan ay sinasabi ng ilan na isa siya sa mga protector nito? Para sa mga detalye ng balitang yan, sama-sama nating panuurin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pinapaaresto na ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang 5 pulis sa Manila Police District na sangkot sa robbery holdup sa isang negosyante sa lungsod ng Maynila. Sinabi ng Philippine National Police Chief na inatasan na niya ang Manila Police District at Criminal Investigation and Detection Group para arestuhin sina Staff Sergeant Ryan Tagle Paculan, Sergeant John Erwin Santiago Aysaak, Captain John Mark Gonzalez Dabucol at patrolman na si Jerry Maya Sesma Pascual at ang patrol na John Lester Reyes Pagar. Nanawagan ito na voluntaryong sumuko na lamang ang mga ito at harapin ang reklamo sa kanila. Una nang tinanggal sa pwesto ang mga nakatalaga sa Manila Police District Office Intelligence Operations Unit dahil sa ginawang pagnanakaw umano ng 5 pulis sa isang may-ari ng computer shop sa Sampaloc, Manila na nag-ooperate umano ng online gambling nitong gabi ng Miyerkules. Humingi nga ng taus-pusong pagpapatawad sa Korte Suprema si Public Attorney's Office Chief Presida Acosta. Ginawa ni Acosta ang pahayag ilang araw matapos magnabas ang kataas-taasang hukuman ng show cause order laban sa kanya. Sa naturang kautusan ay pinagpapaliwanag ng kataas-taasang hukuman si Acosta kung bakit hindi siya dapat cited in contempt at disiplinahin. Una nang binalaan ng Korte Suprema ang pinuno ng Public Attorney's Office dahil sa kanyang mga pahayag na tumutuligsa sa bagong Code of Professional Responsibility and Accountability o sa bagong Code of Conduct ng mga abogado. Pinaalalahanan nito ang Public Attorney's Office na pangunahing mandato ng kanilang ahensya ay ang pagbibigay ng libre na tulong sa lahat ng mga individual na naharap sa mga kaso. Sinabi pa ng Korte Suprema, ang pagtanggi sa mga mahihirap na mayroong kinakaharap na kaso ay malinaw na paglabag sa pangunahing tungkulin ng kanilang ahensya. Ito ang bahagi ng pahayag ni Public Attorney's Office Chief Attorney Presida Acosta. Mga minamahal naming maestrado, justices of the Supreme Court, sa ngalan po ng aming mga abogado sa Public Attorney's Office at ang inyong habak na lingkod, ako po ay buong pagpapakumbaba at marespetong humihingi sa inyo ng tao sa pusong paumanhin kung kayo man po ay nasaktan sa mga pangyayari. Humihingi po kami ng inyong lubos na pangunawa. Ang amin pong mga sinabing mga argumento ay dala lamang po ng aming lubos na pagnanasa na pagsilbihan ng lubusan ang aming mga kliyente at mga mahihirap na nangangailangan.
National naming tinuturo sa aming mga kasamang mga abogate. Kaya kami po ay nangamba sa maaaring idulot nito sa aming mga kliyente at abogado. Muli po, lubos po ang aming respeto at pagmamahal sa Korte Suprema na siyang aking naging unang kanlungan at tahanan sa pagsiservisyo sa publiko. Wala dito sa panahong ito dahil pogo ang involved. Pogo ang involved, iba ang kanyang sinasabi ngayon. Pakinggan natin, ito yung ngayon. Ayong kanina, before, ito yung now. Iba na. Walang specific acts, walang specific grounds para hulihin ng tao. Walang specific complainants ng maraming tao. Mm. Basta raid lang, raid. Ganon. Mm. Basta raid lang, ganon. Diba sabi niya? Pero yung in-example to kanina yung before, si Manny Asuncion, diba, collective effort nila yun. Tapos dito, wala daw. Pumasok na sila. Para nanging isda. Mm. This was how... Nanging isda. Mabigat at matinding aligasyon yun. Akala ko ba tropa kayo? Dati, pinadismiss mo ang mga kapulisan. Sabi mo, mahina ang case build-up. Pero ngayon, anong nangyari? Bakit? Anong meron? Anong mas matimbang? Mas matimbang ba yung pogo sa'yo? O yung integrity ng inyong hanay or agency? Hindi nyo agency ang PNP, pero lagi-lagi kayo magkakasama. Even kay Bantag, kay Teves, magkakasama kayo. Nasa ano kayo eh? Isang table kayo pag press conference eh. Nagpapasalamat ko sa bat isa sa collective effort ninyo. Tapos ngayon, dahil hindi na pares yung interest ninyo, dati yung interest ninyo mapagbagsak ang Bantag, mapagbagsak ang Teves, etong mga aktivista, madali kasing sirain yung mga yan eh. Diba? Pero ngayon, dahil involved ang pogo, isang malaking katanungan sa taong bayan, anong meron? At todo depensa mo sa pogo. Ikukumpara ko lang to, ha? Kumpara. Sa bypass operation. Mm-mm. Diba? Drugs to. Pag bypass operation, may nagpe-pretend na police na posture buyer. Okay. Ito, wala rin complainant. Mm-hmm. Meron confidential agent or informant. Okay. Okay? Okay. Mm-hmm. Si confidential informant, hindi yung complainant. Mm-hmm. Siya yung taga... Timbre. Sabi, timbre. Oh, okay. Meron dun, meron dun. Oh, oh, oh. So, ibig mong sabihin kung susundin ko yung argumento ni Secretary Rimulya na walang complainant yan, kaya parang walang dapat na kaso. Oh, oh. So, sa mga bypass operation ba walang complainant, dapat tsugi lahat ng kaso? Hindi pwede. Illegal yung pagsasagawa kasi walang complainant. Oo. Okay. Diba? Kasi ito, base dun sa nakuha na information, kaya minsan, partner, nagso-surveillance. Mm-mm. So, dito... So, hindi ibig sabihin na walang complainant, hindi mo pwedeng gawin yung operation na yan. Diba? Case to case yan eh. Surveillance. Yan o, surveillance, i-monitor mo muna yung behavior yan. Months nilang ginawa yan. Hindi yung basta yung sinasabi mo na nagtanim sila ng kaso. I think yung nagtanim ng kaso, I think more applicable. Yung sinasabi mo nagtanim, more applicable yan yun kay Bantag at kay Digamo. Oo. Kasi ginawa ninyo in your interest. So yung sinasabi niya na nagtanim kaso, applicable yun. More applicable din kay Bantag. Kasi pinipilit nila ng pinipilit. Na wala silang makitang direktang link, wala silang makitang physical evidence kundi doon sa chuchu ng mga PDL, kundi doon sa chuchu ng di umano nahuli daw nila doon sa bayawan. Yun lang. Doon halatang tanim kaso. Pero nung ginawa na yan mismo sa kanya, sinasabi kong ginawa sa kanya kasi pogo eh. Diba? Pogo, malakas sa kanya yung pogo. Ngayon, siya na ang umaalma. Siya na yung nagre-reklamo. Yan kasi, do not do unto others what you do not want others do unto you. Pakinggan natin sinabi niya about kay Kong Teves. Kay Congressman Teves, kumbaga lahat ng mga witnesses, kinuha niya. Mm-hmm. Nasa NBI. Ang NBI, mm-hmm, tama ba ako, is under ng DOJ? Mm-hmm. Yeah. Oh, hindi naman niya pinakawalan yun ah. Oh. Diba?
Meron pa siyang sinabi, alalahanin mo. Doon kay Tevez, anong ginawa mo? Atat na atat kang diinan ng kaso. Pero dito, ano nangyari? Instead na tulungan mo yung pulis, anong ginawa mo? Atat na atat kang pa-dismiss at pakawalan yung mga nahuli. Oh. Abay, Mr. Boyeng Remulla, halatang halata ka na.